San Juan Bautista, martir na dakila, sapagkat ipinahayag niya ang mabuting balita. Magsisi Israel ang salay itakwil, si Kristo'y inyong ibigin at lagi mong sundin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Itaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarahal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kailangan. Ikaw na nalulugnok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen.
Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong sa pagkasilang at pagkamatay ng iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista ang kanyang pagpapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kanyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatarungan ay aminawang dibdibang mapanindigan sa pananalig sa iyong aral sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit, gagawin kitang santibay ng isang lunsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi kanila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihang ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tumayo po tayo. Hallelujah, hallelujah.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mapalad ang inusik sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe, na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng iyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes ang sa kanyang kaarawan, ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang ihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay sa ulo sa isang ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman niyo ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Sa araw na ito ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagpapakasakit ni Juan Bautista. Noong June 24 ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng kanyang pagsilang o kanyang kapanganakan. Ngayon naman sa araw na ito, bilang isang pamayanan, lumilingon tayo kay Juan Bautista na ating patron sa kanyang pagpapakasakit. Inilahad sa atin ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos.
ang paraan at ang kwento ng pagpapakasakit ni Juan Bautista. Dahil sa kanyang pagpapahayag ng katotohanan, kaya siya nabilanggo. Kaya si Herodias sa ating ebanghelyo, nagkimkim ng sama ng loob kay Juan Bautista dahil hindi niya matanggap ang pahayag ni Juan Bautista ng katotohanan. Minsan, ganun din naman sa ating buhay Kristiyano kung nagpapahayag ang isang propeta ng katotohanan. Minsan, hindi natin matanggap. Nagiging defensive pa nga tayo. Pag pinapaalalahanan tayo, nagiging defensive tayo. Minsan, ganun, di ba? How we receive feedbacks, corrections, we become defensive. Pero, sayang yung pagkakataon, ano? Sayang yung pagkakataon na kung sana nagbago ng buhay, iba sana yung naging kwento. Kung sana tinanggap yung salita na ipinahayag ni Juan Bautista, ang salita ng katotohanan na ipinapahayag ni Juan ng pagbabago ng buhay, sana na iba yung kwento. Na imbis pagpapakasakit ni Juan ang nangyari sana ay pagbabago ng buhay ni Herodes at ni Herodias. Kung tinanggap nila ang salita na ipinapahayag ni Juan. Kaya magandang paanyaya din sa atin bilang mga Kristiyano ngayon. Ang simbahan ay patuloy na ipapahayag ang katotohanan. Ipapahayag ang salita ng Diyos. Whether we feel good about it or we feel challenged about it. Maganda yung ano eh, pagkakalarawan kay Herodes, yung hari sa ating ebanghelyo, na ayaw niyang ipapatay si Juan, pero nagugustuhan naman niyang pakinggan si Juan. Natutuwa siya sa pagpapahayag ni Juan, pero nasasaktan din siya kasi tinatamaan din siya. Minsan, ganun din tayo mga Kristiyano, kapag tinatamaan tayo ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang paanyaya sa atin, no? Huwag magalit at kimkimin, gawing itong daan ng pagbabago ng buhay natin. Pag tinatamaan tayo ng salita ng Diyos, ang paanyaya sa atin ni Jesus, sundin ang kanyang aral, lumakbay kasama siya. Naalala ko dati, isang misa, may lumapit sa akin. Sabi niya, Father, tinamaan ho ako sa sinabi mo. Sabi ko, alin ho doon? At nagkwento siya. At sabi ko sa kanya, alam mo, instrumento lang ako eh. Baka yan ay yung Espiritu Santo na tumatapik sa'yo at nagsasabi, magbagong buhay ka na. Makinig ka na sa kanyang aral at utos, lumago ka na sa grasya ng Diyos. At ito ang misyon, naging misyon ni Juan, na ipahayag ang katotohanan, ipahayag ang kabutihan, ipahayag ang aral ng Diyos. At sana tayo din bilang Kristiyano, huwag natin tularan si Herodias at si Herodes. Na bagamat sila'y natcha-challenge at pinapaalalahanan, naging matigas pa. Sana pag tayo bilang Kristiyano ay pinapaalalahanan, binibigyan ng feedback para sa ikalalago natin, gamitin natin ito sa paglago ng ating pagkatao. Gamitin natin ito sa paglago ng ating pamumuhay. At minsan ko tinatamaan din tayo ng salita ng Diyos, gamitin din natin ito bilang unang hakbang natin sa pagpapanibago ng ating buhay. Sayang, hindi sila nakinig
Sayang hindi sila nagbago, no? Pero sa buhay natin, may kakayahan tayong makinig, may kakayahan tayong magbago, may kakayahan tayong maniwala sa salita ng Diyos. At yung salitang yan ang pinanindigan ni Juan Bautista sa kanyang buhay at paglilingkod. Bagamat may mga umayaw sa kanya, pero marami rin ang natuwa at nakinig sa kanya. Dahil ang salita ng Diyos, ang kanyang pinanindigan, ibinahagi kahit kamatayan ang naging kapalit. Amen. Minamahal ko mga kapatid, marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay dahil sa pagkapatid natin sa mga na ating misyon sa mundo ay maging mga propeta. Manalangin tayo sa ating mapagmahal na Ama na gawin tayong tapat sa ating bokasyon. Ang ating itugon, sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang simbahan naway may tapang natuparin ang kanyang propetikong misyon na ipahayag ang ebanghelyo na walang takot o kompromiso. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan naway magkaroon ng budhing matatag na nakabatay sa katapatan at moralidad. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang ating pamayanan, naway manindigan at magsalita para sa katarungan at dignidad ng tao. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Tayo naway hindi panghinaan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay. Bagkus, higit na maging matatag sa pananampalataya, sa pamamagitan ng mga ito, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway pukawin ang sigla ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Diyos naming makapangyarihan, pinagpala mo kami ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. May alay nawa namin ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng aming pangangaral at buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Kung tinapay at alak na mula sa'yo, muli hain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Pasasalamat ng puso. Bayo po tayo. Manalangin kay mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayon ang mga alay, ipagkaloob mo ang tuwid na landas na ipinangaral ni San Juan sa ilang, at sa dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dinadakila namin at ang pagtatalaga sa na pinili mong sa kanya manguna ang tagapagbinyag na si Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya'y iyong itinangi, at sa ligaya ng marami, siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal ng kanyang mga kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat, sa tanang propeta, siya lang ang naghayag na narito ang kordero sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpapabanal sa tubig at naguutos magbinyag na tapat niyang panindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lubot po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-ati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at ng walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Itong Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang mamatay sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo ang ating mabuting pastol. At kanyang inialay ang sarili niyang buhay sa lugod at kabutihan nang minamahal niyang kapwa. Sa paglapit ng panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol mananatili hanggang kamatayan. At kaya't si mahal din ng buting Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng tagapagbinyag na si San Juan, ipagkaloob mong sambahin namin ang inilalahad nitong buhay at ikagagalak namin lalo ang pagganap nitong araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon
magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, tinitinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal panamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinunwalhati panamin.